that could not make him that did the service perfect as pertaining the conscience. Which through only instincts and drinks, and diverse washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Neither by the blood of goats and cows, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and goats and ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Gagalan muli namin, tuloy namin sa aming lesson, Lord, series sa Hebrews, Panginoon. Kahit pong pala, Lord, tuluan niyo po kami. Mga medyo na introduction na lang po yung mga high priest, yung mga naunang chapter, Panginoon. Nawa kami po yung may kinig at pagpalaan niyo po, Lord, mga salita. Matuto kami exactly kung ano yung gusto ninyong malaman namin, maintindihan ngayong hapon, Panginoon. At sa buhay namin, kung isang stage na po, Lord, kami ng aming pagiging Kristiyano, Lord, ay maturity, we pray na abutin niyo po, Lord, kami. Kaya malalati, gamitin niyo pong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Title nito, sinong bida sa Hebrews? Jesus. Jesus, okay. Especially. It's nice to see you all, no? So, si Irene na lang, ano? Musta si Irene? Hindi mo, lagi ko siyang inakamusta. Okay, lagi, lahat naman kayo, kaso... Yan. So, hindi mo gusto sabihin. So, yan. Kaya hinabol ko talaga itong TV, eh. Kasi may gusto ko pakita sa inyo. Nakakalimutan ko lagi. Okay. So, ito po yung tabernacle. Okay, unahin ko muna isa. Yan. Okay, so medyo... Tabernacle. Para siyang tent. Okay? So, yeah, may iba-ibang kapagkakayari niya. No? Linaw naman, no? So, yung pinaka-tent, yung tabernacle, tapos mayroon pa siyang outer court na tinatawag para siyang bago yung tabernacle. Actually, ang tawag din dyan is tent of meeting o sanctuary. Ayan po yung mga sukat. Pero kita nyo naman, eh. So, nakita nyo yung mga priest. Ayan po yung mga priest. Yung nag-aalay nung hayop. Okay? Andan niya, maganda tong ano to eh. Kailangan ito, lagi ko dinidescribe, kaso at least ma-visualize niyo po ngayon. Okay? Yan po yung mga pari, oh. Sorry, sacerdote. Priest. Okay? Ito yung altar, nasa gitna, altar of bronze or brazen altar. Dito sila naguhugas sa ang tawag dyan? Laver. Ha? Laver. Laver. And then, ito po yung pinaka nahati po yun sa dalawa, yung holy, holy place, dyan po yun sa pagkapasok nyo, and then most holy place, sobrang holy, holy of holies, most holy place. So, ando po yung Ark of the Covenant. Tingnan natin another picture, ito po yung, yan, yung cross section sa taas, no? Pinaka-tabernacle, and again yung, nabaliktad lang yung pagkakalagay, no? So, ito yung holy place, dito yung pinaka-door sa, ito. Pagkatapos mo niyan, dito ka na sa Holy of Holies. So, yung laman nito is yung, yun nga, showbread, the candlestick, and then the altar of incense. Okay, doon sila na, kung alam niyo, Catholic, di ba? Nagaganan sila, di ba? Inagaya nila Old Testament, hindi naman kailangan. Pero, at least, nakita niyo. And then, sa Holy of Holies, isa lang nakalagay doon yung Ark of the Tabernacle. Pero, pakiano na nga yan, pakitapos na. Mercy seat, andun na rin yung mismo sa ark. Okay? At may mga laman pa yun. Yun yung Ten Commandments. Nasa loob lahat po yun. And then, ito yung yeah, another perspective, no? Andun yung gate. May usok pa dun, no? Kasi yung dinidescribe pag ang presensya daw ng Diyos ay parang pillar of
cloud pag hapon. Umaga, okay? So, dyan sila nakakamp. Yung mga, dyan yung camp, di ba nakita rin? Yan, ah. Sa paligid nung tabernacle, dyan sila nakakamp. So, tinatayo nila to pag sinabi ng Diyos na, oh, sandali lang. Wait lang tayo dito, wait lang. So, itatayo nila lahat yan, tapos, magkakampo muna. Hindi sila alis doon, hanggang di umaalis yung cloud. Mag gumalaw yung cloud, galaw din sila. So, naiintindihan na, no? Wala na kayong question dyan. So, gaano sila kadalas pumunta dyan? Madalas po pag may nagkasala, mag-sorry, mag-offer sa Diyos. Ganun po yun. Dyan sila nagbi-meeting. Okay, mga leaders, nagbi-meeting sila dyan sa doon sa medyo. Mga tao. Nakakampo sila doon, no? Doon sila nakatira, sa kapaligid. So, mayroong order yan. Bawat kampo yan, bawat tribe. So, pag may okasyon, ano ba okasyon? Ah, hindi naman sila ganun eh. Wala naman silang katulad ng ganito eh. Ano lang sila doon? Pag may ano, pag pinatawag madalas yung mga leader, dito yan, dito. Dito po, pag kailangan sa labas, sa labas. Pag kailangan sa loob, dito sa loob. Dito sa court. Outer court na tinatawag. Eh minsan, dito rin sila. Kung lahat sila mag-a-appear, katulad nung lalay si Joshua, di ba? Nangyari doon. May nagkasala, di ba? Lahat yun. So malamang lahat yan. Doon sila mismo sa kampo nila. Anyway. So yun. So, at least naintindihan nyo na po yung pinag-usapan natin for the past how many weeks. Okay? Ngayon, wala na yun. Pero hindi na rin kailangan yun eh. May mga question yun, especially yung ark, di ba? Purong ginto, napaka-special. Pero hindi na rin sinabi sa Jeremiah, sabi doon, nakakalimutan na yun, hindi na natin kailangan yun eh. So, kinuha. Yung? Nang? Temple. Yung temple, nasira din. Pinaturn yung temple sa tabernacle. Magandang tanong yun, no? So, yun, later, gumawa sila ng temple, pinaturn dito. So, ganyan din yung medyo ganyan din. Pero obviously, hindi na iba. Mas malaki. Okay? Pero again, sinira ng Diyos yung kasi hindi yung importante sa kanya eh. Actually, importante mas pa itong ano, tabernacle. Kasi yung pattern dito, yung pinag-aala natin ngayon sa Hebrews. Hindi sinabi sa Hebrews yung temple. Ang pinag-usapan nito yung tabernacle. Actually, dito sa chapter 9, dito na talaga isa-isahin. Naalala nyo yung mga sinasabi ko last time? Na ito may ibig sabihin to. Ngayon, makikita natin lahat yun. Okay, pa doon hindi lahat sinabi yung ibig sabihin, pero mamaya, ano natin. So, let's begin. Sabi dito, then verily the first covenant, so ano ulit yung covenant? Kasunduan, di ba? That had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. Okay, yung ginagawa nila, bakit sila nag-offer ng hayop sa Diyos, lahat yun sa Diyos, kaso hindi perfect. Okay? Kaya sabi dito, yung ordinances, divine service yun sa Diyos. Pag sinabing divine, Diyos yun. Okay? And then, naglilingkod sila sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, pero, ang ginagamit natin, sanctuary, pag sinabing sanctuary, parang temple din yan eh. Pero actually, ang ibig sabihin ng sanctuary, parang tahanan yan eh. Okay? Tingnan nga natin. Pero ngayon, ang naging ano kasi niyang sanctuary na yan, laging sa mga Diyos, o kaya minsan sa Diyos-Diyosan. Ha? Kaya kahit yung mga Hindu, ano, temple, di ba, ganun din. Tingnan ko lang para ano, kasi ginagamit lagi ito sa White Old Testament. Consecrated place. Ayan na nga eh. Gusto kong makita yung ano. Saan ang galing? Yun na talaga, ano? Consecrated place. Tingnan natin sa Bible. Sanctuary. Mm-hmm.
Oh, sino ba? This was Thou shalt bring them in, plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O Lord, which thou hast made for thee, to dwell in the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. So, parang temple, pero may kinalaman sa dwelling place. Obviously, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng kamay, di ba? According sa Bible. Pero, kaya ang picture nun, again, hindi dumitira sa Diyos dun. Nung Old Testament, nagpapakita lang siya dun. Nagpaparamdam siya, kumbaga. Kasi di mo na pwedeng confine ng Diyos, eh. Hindi mo pwedeng siyang ilagay sa isang lugar. Yun ang totoong Diyos. Okay, pero, para... siguro mga feel ng mga tao kasama niya diba, yung katulad ng smoke, diba? Hindi naman Diyos yung smoke, pero nagpaparamdam lang siya. So po yung ginawa dyan. So, for there was a tabernacle made. So binabalikan nga natin ano yung tabernacle. The first wherein was the candlestick and the table and the showbread. Showbread po yan, ha, which is called the sanctuary. Okay, parang sinasabi yung sanctuary dito, yung holy place. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all. So parang sinasabi niya, the tabernacle yung holiest of all. Okay, kasi nga yun yung madalas tinutukoy na kung saan ang Diyos ay tumitira. So nakita niyo na kanina, di ba? Which had the golden censer and the ark of the covenant, overlaid round about with gold, wherein was the golden pot. So, ano yung golden pot? Inutos din sa kanila yun, lagay nilang unang mana, nilagay nila doon. Okay, parang yun ay simbolo ng provision ng Diyos. Kaya, di sila nagutom. Okay, and Aaron's rod, that budded, yung rod naman, ang feature niya kasi, kung kwento niya is, nagkakagulo yung mga tao. Okay, so, siguro naingit sila kay Moses. Moses na lang lagi. Moses na lang usunod. Ba't ganun? Ano pinag-suspecha pa nga yung ano niya, tribe niya? Kasi parang bida yung Levites, eh, di ba? Siya ang pinakapuno, nilagay niya yung kapatid niya. Kasi yung mga Levites, sila yung malapit sa Diyos. So, ang ginawa ng Diyos, ganun pala, sige. Nag-perform siya ng miracle. Yan nga yung isang miracle is yung lahat sila kumuha ng sarili-sarili nilang staff or rod. Tapos kung sino daw yung magbablasam, yun yung pinili ng Diyos. O di syempre, kung kanya-kanya sila lang kuha, yung kay Aaron yung nagbad. So, ibig sabihin, parang ano yun, niresolve yung authority na pagpatunggol lang sa Diyos, sa Levites yan, tsaka sa priest. Okay? In the tables of the covenant, ano yun? Yung Ten Commandments. Yun po yun. So, saan ang galing yung Ten Commandments? Yan ang sinasagutan nyo ngayon, di ba? Saan ang galing yun? Sa? Kami. Saan ang galing yung Ten Commandments? Saan ang galing? Saan sinulat? Sa? Sa bato, no? Kaya may nag-jo-joke isang meme, di ba? Si Moses daw yung unang ano, nag-download ng ano sa tablet. ng information kasi galing sa Diyos, tapos sinagay sa tablet, no? So, ito yung tablet natin ngayon. High-tech na, pero si Moses, joke lang yan. Okay. Pero parang ganun, di ba? Tablet niya sinulat, pero bato. Ang Diyos ang nagsulat. Okay, tandaan niyo na yung Ten Commandments sinulat siya sa bato. Ibig sabihin nun, talagang walang mababago dyan. Matigas yan. Hindi yan sa ballpen o lapis. And over it, the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Nahirapan kayo dyan, di ba? Hindi ko nalagay dito yung ano, no? Pinadala nyo ba yung wala dito? Pero yung pagkakayari kasi nung Art of the Covenant,
Merong mga cherubims doon. Okay, angels, parang ganun. Angelic being. So may image doon. Okay, ginawa nila. Ginto. So bakit sabi niya, of which we cannot now speak particularly? Kasi nga, hindi naman niya nakita yun. Noong time ni Paul ay wala na, hindi na nakita yung Ark of the Covenant. Nanakaw na yun, matagal na. Hindi na nakabalik yun. Okay? Now, when these things were thus ordained, the priests went always to the first tabernacle, accomplishing the service of God. But in the second, when the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered himself and for the errors of the people. So, ano nangyari? So, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, yung mga priests ay naglalapit ng Diyos sa tao, tao sa Diyos. So, pinagkasala sila, mag-sorry sila, pero nag-offer sila. Hindi nyo ba, ano yung mga offering? Depende. Kung malaki yung kasalanan mo, may kaya mong bumili ng baka. Baka dapat i-offer mo. Kung mahirap ka lang, kahit ano na lang. Ano yan? Itao? Pasok po, pasok. So, pag mahirap lang, pasok po. Nahiya si Nay, parang ano. Hindi na po kayo bago dito. Ah, hindi po, mabait nga yan eh. Tsaka sanay po kami dito sa magulo. Lagay kayong mag-alala. Inaano namin sila. Nilalagay namin sa lugar nila pag magulo. Okay, so isa sa mga ginagawa doon, yun nga, pinapatay yung hayop. Okay, ang hayop may dugo. Ino-offer yun. And then, every time na gusto nila mag-offer sa Diyos. Okay? Pero actually, meron ding mga ordinances na kailangan nilang gawin yon. Pero yung pinaka-pinaka, every year, once a year lang, tinatawag na Day of Atonement, yung high priest ay papasok dito sa holy place and then sa most holy place. So, sinisimbolize siya po yung pagiging banal ng Diyos na hindi natin pwede siyang approach basta-basta. Naintindihan nyo ba yun? So, kaya pinapagalitan natin minsan mga bata, nagpe-pray tayo, maingay. Nakausap mo ang Diyos, maingay ka. Kaya nagbabasa ng Bible, maingay. Hindi tayo dapat ganun. Amen? So, ang Diyos na nag-ano nun, nag-ordain nun. So, yun nga, sinabi, offer this for the errors of the people, mga kasalanan ng tao. Ito yung maganda dito kasi ito yung matalinhaga dito, no? Hindi tayo magtatagal. So, the Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest. While as the tabernacle was yet standing, sa tatagaluhin ko muna, ang nagsasabi daw pala dito, tinuturuan daw pala tayo, binuo itong temple na to, tabernacle, lahat siya may ibig sabihin. Kasi nga, last week na pag-aralan natin, di ba, the true tabernacle. Sa langit yun. Mamaya, babadaan ulit natin yun. Pero lahat po yan, yung mga kulay na yan, mga design na yan, hindi natin exactly alam kung ganyan niya yan. Okay? Pero may kawangis ng ganyan. Basta yung mga gates is may purple, scarlet, and blue. And then yung sa, merong mga cherubim, sir, naka-drawing dyan. Tapos, yung ibang bagay, pwede natin ipagpalagay, no? Pero, lahat yan ay may ibig sabihin. Kasi sabi, bakit pala, magbasa ka ng basa ng Bible, yun ang mababasa mo, yung iba na mababa, o yung iba hindi naturuan, parang boring sa kanila yun, eh. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Kaya maganda yung ating ano ngayon, eh. So, pagandahan ngayon ng mga building, di ba? So, itong walang sense yun sa kanila. Maganda, actually, maganda na yan, eh, nung sa panahon nila. Kung naalala nyo yung pinag-aaral natin, di ba? Talagang pinagsasama-sama nila, tinatahi lang yan. Eh, bakit puro tahi? Kasi nga, umaalis-alis sila, eh. May lipat sila, eh. Anyway, lahat po yung may ibig sabihin. So, titingnan natin ngayon lahat yun. So, kaya sabi dito sa Hebrews 9, yung Holy Ghost pala kumikilos na. Pag nagbabasa ka nung Exodus, and then sa pabinanggit yung Old Testament, and then even sa mga prophets, lagi binabanggit, nasira yung templo, nasira yung veil, lahat siya may ibig sabihin, na-conquer sila, kinakausap ka na ng balalang Holy Ghost.
Yun po yun. Kaya pa nagbabasa tayo ng Bible, hindi mababaw to. Sipaging kayo, huwag kayong tatama rin na basahin yan. Ano ba naman kwento ni Abraham? Ano ba naman kinalaman sa buhay ko ngayon noon? Meron yan lahat. Okay? Ito yung isa sa mga example natin ngayon. Yung mga tabernacle pala, meron na sinisignify. Alam nyo ba yung sinisignify, di ba? Parang madalas kong example dyan nga, yung flag. Di ba? Yung flag ng mga bata tayo, pinag-aaralan natin yan. Eh, di ba? Bakit ganun yung flag ng Pilipinas? May pula, may blue, may puti, may dilaw, may araw, may stars. Bakit? Lahat yung may sinisignify. May sinisignify na nga yun. So, may ibig sabihin. So, hindi iba tayo sa Bible, ha? Kasi nga, ginagaya natin sa Bible. Importante sa atin yung flag natin, hindi rin binabastos yan, kasi nga, parang binastos mo yung bansa, di ba? So, pero ito yung pinakamagandang, ano, so, kasi patungkol sa Diyos to, eh. Isa-isay natin yan hanggang sa kaya natin, ha? Sabi dyan, that the way into the holiest of all was not yet made manifest. So kasi nga naman, kung Diyos ang pinag-uusapan natin, ba't mga tela-tela lang? Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi pa yan ang final. Okay? Napag-aralan natin last week, sinabi ko na rin yun. Ibig sabihin, ang totoong tabernacle, nasa langit. Doon kumilos ang Diyos. Okay? So, nung andito pa daw yung first tabernacle, edi ang tao nakatutok lang doon sa first tabernacle. Pero nung wala na yon, ang isipin mo ay natalo ba ang Diyos? Nasaan na yung tahanan ng Diyos? Yun ang isipin mo eh, di ba? Pero actually hindi, kasi nga nung yung tunay na tabernacle, ito pala yung mga symbolism lang yung una, pero yung totoong tabernacle kay Jesus, ito na yung tama. So ito na yung, kaya sabi dito, which was a figure of the time then present. So alam niyo na yung figure, ha? Nag-usapan din natin last week yan, pinapakita lang yung tunay sa pamamagitan ng mga figure na hindi exactly. Pero may kaya nga figure, may kawangis. Diba? Inahalin tulad sa tama. Ito yung totoo, ito yung kawangis lang. For example, si Jonah, ito yung totoong Jonah. Jonah ba? Jonah. Kaya si Jonah, di ba? Pag alis ni Jonah, makikita natin yung picture ni Jonah sa Facebook. Siya ba yun? Picture niya lang yun, di ba? Kaya kung may picture tayo dyan. So, sinisimbolize yung kahit yung pangalan mo, sinisignify ikaw. Pero yung totoong ikaw yan. Ito yan. Okay, so ito malalim kasi to. Ano yung mga sinisignify ngayon ng mga nabanggit natin kanina? Mga showbread. Nabanggit ko na kanina yung mga curtains, yung mga veil. Yung mga colors doon. Okay, ito yun. So, figure for the time then present. Dati, hinalintulad, pinicture sila ng mga tabernacle niya, ng mga gamit doon. In which we were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Andahan niyo yan, ha? Last week, ganyan tayo. So, kaya, ang ginagawa nila dito, balik tayo dito, yan, nag-o-offer nga sila, pinapatay ang kawawang baka, ang tupa, ang turtle dove. Okay, hindi turtle yun, ha? Ibon yun, dove, turtle dove. Walang pinapatay na turtle dyan. Okay, ano pinapatay dyan? Mga goats, depende sa kanilang offering. So, minsan naman, ano, hindi naman hayop, minsan ay meal offering, meat. Mga barley. Pero madalas talaga, pagkasalanan ang pinag-uusapan, okay? Sin offering, burnt offering, galala din natin later yan. So, pinapatay po yung hayop. Wave offering. Yan, pinapatay. Ba, ang kawawa naman yun. Ganito pala kasi yun. Yan na, yung sacrifice, yung pinapatay, yung gift, regalo lang. Okay? Yung iba po hindi pinapatay. Napupunta yun sa inaalagaan ng Levites. Kaya sabi dito, ba't ba sinagawa yun? Kasi ang sinabi sa kanila doon, para kayo ipatawarin sa inyong mga kasalanan, di ba? Pero ang tanong, nangyari ba talaga yun dahil nagpapatay ako ng ano, nagpalitsyon ako, kunwari, ay, wala na akong kasalanan.
ramdam ko. Diba? Kasi iba, di ba, pinapahamon, pinapatay, hinahawakan pa sa ulo. Ay, pinatay yung hayop, nawala na yung kasalanan ko. Pero kung isipin mo, anong kinalaman nun? Wala, di ba? Pero sinimbolize yung totoo. Okay, ano yung totoo? Mabalikan natin yun. So, pero ba ang pinaka-keyword dito yung conscience mo? Alam niyo yung conscience? Ganito yan, ha? Kunwari, si Jonah ulit. Kasi, favorito ko si Jonah ngayon, eh. Nagkakasala ba si Jonah? Napakabait ni Jonah. Nagkakasala ba si Jonah? Lahat naman ng tao, di ba? Yun ang problema ngayon. Alam niyo ba yung iba kaya yung pumunta sa church? Bakit? May ginawang kasalanan. Minsan, medyo malala, kaya... Di ba? Kahit yung pastor galit sa kanya, kaya paano ka pupunta doon, di ba? So, yun ang problema natin, actually, kasalanan. So, anong gagawin natin dyan? So, kasalanan, kahit walang, sabihin natin, yung mga bakla ngayon, naalala ko na yung mga bakla, no? Kaya feeling nila, wala silang kasalanan kasi kinakampiyan sila ng mga, kaya sa company namin, ganun eh. Ang pinapalangalandakan sila dun eh. So, feeling nila, pag tinanggap na sila at pag pinilit na mga kung sino, gobyerno man yan, o tanggapin nyo to mga, anong to ha, mga kadiring to, mga baklan to ha. Tanggapin. Tinanggap ba natin talaga sila? Eh, depende kasi nga may konsensya, tayo yung magpapasya, di ba? Pero konsensya natin kasi hindi nagsisinungaling. Okay? So, kaya pilitin nila tayo tanggapin yan, kahit napipilitan ka lang, pero in a way, natatawa kayo. Ano ba to? Diba? Sa amin, ang daming ganun eh. Kala ko dati smart, marami na, lalo pala sa amin. Sa smart, walang ano, trans din sa amin, meron eh. Tindi. Buti na lang, lockdown, hindi ko nakikita. Pero syempre, may mga picture yan, diba? Pag tinignan mo, babae eh. Eh, nagsalita. Saan na ba ako? Yan. So, kasi yung konsensya natin, di pwedeng lukuhin. So, kahit ilang hayo pa yung patayin mo, nawala ba yung kasalanan mo? Siguro yung iba doon, naiisip na din nila yung, para saan ba ito? Para saan ba ito? I believe, ginawa sa kanilang Diyos talaga yun. Para maisip nila, naggalit ang Diyos sa kasalanan, bago sila mapatawa, dapat may magbayad doon, may mamatay. Okay? So, familiar na kayo, di ba? Kung naligtas na kayo, nasyara na kayo salita ng Diyos. So, yung pinaka-perfect na gumawa pala niya, si Jesus. Kasi nasabi, itong pagpatay ng tupa, may paganyan-ganyan pa sila, may ceremonies pa yan. Ang totoong ganyan pala, ang magsasatisfy ng galit ng Diyos sa kasalanan, si Jesus. Okay, ito yung sinasabi lang natin yung mga, ano ha, mamaya yung kay Jesus. Pero ito yung mga, kunwari, ibig sabihin, mga figure of things to come. Ibig sabihin, mga sinasalarawan lang yung tunay. Okay? Which stood only in meats and drinks and diverse washing and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Isa-isay natin ito. Pag sinabi kasing stood only, ibig sabihin, yun na yun, kala mo, yun na yun eh. Eh, basta may offer, okay na yun. Basta hugas-hugas. Lahat yan, pati yung hugas, ano na yan. May bata sila dun. Okay? Pag may sakit yan, hugasan mo yan ng ilang beses. Running water, ilang beses. Pag bakal yan, padaanin mo yung sapoy. Mga yung ganun sila eh. Then, pag sinabing carnal ordinance, masama ba yung ordinances? Bukas nga, yung ordain ako, di ba? Hindi masama yun. Ginagawa natin yun kasi hindi yung basta-basta. Pag ganun yung pag kinakasal, di ba? Ngayon, uso ngayon, magsiping lang, okay na yun. Nakakasal pa ba tayo? Kaya yung kasal, ano yan, talagang nagastos ka, paghahandaan mo, di ba? Importante yun. Lalo na yung mga ordinance ng Diyos. So sa ating mga baptist, dalawa lang. Baptism and Lord's Supper. Sa kanila, ang dami nilang ordinance ng Old Testament. Pero hindi naman masama yun kasi nga, tinuturuan sila ng Diyos. Bakit puro salita ng Diyos? Puro, yun nga, pinapatay. Tinawag niyang carnal yun kasi nga, puro, yun nga, pwedeng gawin naman ang di banal yan, di ba? Masama bang gawin yun? Kunwari lang, si DM, di naman banal. Eh, gusto ko mag-offer kasi, hudyo tayo, eh, di punta tayo doon.
Ang tayo din sa Catholic dati, di ba? O, di punta doon, basta, o, a sign of the cross. Di ba na iniisip yun eh. So, carnal. So, they impose on them which until the time of Reformation. Pag sinabi impose, pinilit, tinuro, kinuman. So, hanggang yung time na dumating si Jesus. Okay? So, again, I believe may mga naliligtas nun eh. Pero hindi katulad ng scale natin sa ngayon, especially nung si Jesus ay namatay na sa cross. At pinangaral yung kanyang ginawa. Kanyang kaligtasan. Okay? So, ito na ngayon yung tunay. Pag-aralan natin last week, yung mga namamatay, yung mga high priest, si Jesus hindi namamatay. So, ngayon, si Cristo, but Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, kaya yung title natin ngayon, perfect tabernacle, last time, true. Okay? Kinokontrast yung true sa untrue. Okay? Ngayon naman, perfect. Pag sinabi perfect, complete, matured, wala ka na idadagdag doon. Okay? So, yung tabernacle na luma, yung Old Testament na luma, nagkaroon ng bago, itong tabernacle ng Panginoong Jesus, hindi na ito mawawala. Perfect na eh. Not made with hands. So, alam mo na agad yan, sa langit yan. Kasi lahat ng nasa lupa, tayo gumagawa, di ba? Do iba, Diyos, pero yung puno, tinatanim pa rin natin yan eh. Pero yung mga tabernacle, sinasadya yan eh. Itong tabernacle na to, hindi ang kamay ng tao gumawa, ang Diyos. Ayan na, so tuloy lang tayo. Neither by the blood of goats and calves. Yan. So dati ang ino-offer nila mga hayop. So kesyo, pag pinatay yung sheep, uy, salamat, pinatawad na tayo. Eh, sheep lang yun eh. Kaya pinipili pa po nila yung talagang perfect. Dapat walang blemish, walang kurikong. Ano mga sakit ng sheep, alam nyo ba? Yung mga ano siguro yan, galis, di ba? May pilay, may bulag, may... Basta may, kung ano man yung kapansanan, di ba? Tinitingnan nila yun, dapat walang ganun, walang kapansanan yung i-offer nila. Perfect! Pero hayop pa rin yun eh. Okay? Kaya ano si Jesus, ay siya yung in-offer sa ating mga kasalanan, sabi dito, but by His own blood, He enter in once into the holy place. So, pinatay ba siya? Pumasok ba siya sa temple? Hindi na nga, kasi nga, yung tamang tabernacle, doon siya pumasok, having eternal redemption for us. So, nung siya ay pinatay, nilibing, nabuhay magmuli, yun po yung picture na parang sinasabi din dito, pero ito carnal, sa kanya talagang perfect. Amen? Pag sinabing eternal, hindi na magtatapos. Okay? So, babalik na tayo, nagre-reason lang siya dito. Sabi, for if the blood of bulls and goats and ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify it to the purifying of the flesh. Okay? Yung turo kasi sa kanila eh. Pag nag-offer ka niya, yung dugo niya, lilinisin yung kasalanan mo. At yung iba naman, yung mga burnt offering, wala nang ano dun. Matitira dun. Talagang abo na lang. Actually, hindi pala. Yung iba, natitira yung ano, di ba? Pero talagang abo. Okay? Ano sabi doon sa Old Testament? Yun ay nagpupurify. Nawawala yung mga kasalanan nyo. Hayop? Kayang gawin ng hayop yun? Eh, kasi nga, inutos ng Diyos. Pero, ito mas perfect daw, sabi yung tunay na talaga, na offering, at talagang yung in-offer, tagapagligtas, naglilinis ng kasalanan ng tao. Yun talaga, sabi, how much more shall the blood of Christ? So, imagine nyo po yung sinasabi dito, yung namatay siya. Okay? At pinatay siya. So, again, siya po'y banal, wala siyang kasalanan, siya'y pinatay. So, sa soul winning, huwag niyong lalagpasan yan, ha? Hindi yan corny. Kung nako-corny yan ka dyan, huwag kang mag-soul winning. Dahil di magiging effective, mali yung ginagawa mo. So, yung ginagawa ni Rick, kasi nag-ano ako dito, eh. Napakinggan ko na naman si Rick Comfort. Ray Comfort, naku, maling-mali talaga. Nililito niya yung sarili niya, nililito niya yung mga ano niya, eh. Ginagawa niya po,
ang medyo tama doon kasi ginagawa yung binabalik sa Old Testament sa Ten Commandments. So, pero sabi niya pa rin, mag-repent of your sins, hindi ka maliligtas kung hindi ka pinagsisihan lahat. Kasasabi mo lang kanina, by faith alone. Eh. Litong-lito siya dyan eh. Anyway, so nung tayo daw ay napakinggan natin na si Jesus ay namatay para sa atin, so ano nangyari doon? Who through the eternal spirit, kanina sabi kanina, Holy Spirit, di ba? So, tinuturo na pala ng Holy Spirit, tapos binabasa mo to, or especially pag na-share sa iyo to, kung ano yung pagliligtas ng Panginoon. Ganun nung nangyari naman kay Jesus, nung siya ay inoffer, namatay po siya, alam niyo na yan, di ba? Sabi dito, yun ay sa pamamagitan ng eternal spirit. So, ito po yung point natin na bakit paano yung mga Old Testament saints. Diba? Sabi ni sa Galatians, ang Panginoon preached yung gospel kay Abraham. Paano nangyari yun? Eh, wala pa si Jesus. Andun na si Jesus. Pero, ang pinipicho, ito po yun. Eternal spirit, wala namang hanggan yan eh. Walang pinagmulan, walang katapusan. So, applicable po yan kahit sang kahit mag back to the future ka pa, applicable pa rin yan. Doon hindi naman nangyayari yun. Pero, naintindihan nyo yun, di ba, yung timeline? So, kahit yan ay nangyari sa Old Testament, dahil yan ay ginawa niya sa pamamagitan ng Eternal Spirit, applicable po yun sa lahat. Kaya sabi niya, without spot. So, yung nasabi natin kanina, wala siyang blemish. Wala siyang kasalanan. Ano nangyari dyan? Purge your conscience from dead works to serve the living God. Yan sabi ko kay Ray Comfort eh. Eh sabi niya doon, kailangan ano, ang kwento niya pa doon, dati daw niya ginagawa yun. Kaso, may nasharan daw siya, 5 tao, lahat nag-backslide. Ano sabi niya? So, ano yung sabihin? Hindi naligtas yun. So, nag-isip-isip daw siya, siguro hindi totoong naligtas. No? Mali ka doon. Kasi hinahanapan niya ng fruit yung, kaya dito, kunwari, si Jonah, hindi na nagpatuloy. Ligtas ka na ba, Jonah? Hindi ka pa ligtas? Si Ate Malo, ligtas na ba Ate Malo? Hindi pa rin. Sinarang ko kayo lahat eh. Nakalimutan na. Si Chelsea, ligtas ba si Chelsea? Kaya nag-backslide si Chelsea, paano kaya yun? Nag-backslide ka na ba? Okay, mahiya, tayo-tayo lang eh. Si hindi ako nang tanong eh, baka ma-open kayo eh. So, lahat tayo nag-backslide, amen? Yung iba lang, masyadong matagal mag-backslide. Yung iba, nakakabalik agad. Yung iba, matagal. Basta dito, yung kwento niya, nag-backslide siya ganyan. Lahat tayo nag-backslide. Sabi nga sa inyo, ako dati, pinuntahan pa ako ni Pastor. Pero sabi dito, hindi po yun ang magliligtas sa'yo, amen? So, maling-mali ito si Ray Comfort. Kasi nga, ito yung gusto kong point dito. Purge your conscience from dead works. Anong isipin ng dead works? Dead works. Ha? Gumagawa ka pero patayan. Parang walang silbi. Ganun po yung sinasabi ni Ray Comfort tsaka yung kasi yung mga works-based salvation na nagturo na kailangan maglingkod ka sa Diyos para maligtas ka. Maganda yung maglingkod sa Diyos pero kulang yun eh. Kaya yung tinuro namin sa inyo, hindi ganun. Pananampalataya lang sa Panginoong Hesus. Manampalataya ka lang, magtiwala ka lang. No? Tanggapin mo siya. Manampalataya ka sa kanya para kang tumanggap ng regalo, babawiin pa ba 'yung regalo? O syempre hindi na. Ano 'yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Alala niyo na? So pag tinanggap mo 'yun, mawawala pa ba 'yon? Pag tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos, sabi sa Bible. Pag anak ka na ng Diyos, tatakwil ka ba ng Diyos? Dahil nagkasala ka, hindi na, papaluin ka lang. Pero, anak ka pa, dahil anak ka na ng Diyos, ligtas ka na ba? Hindi pa. Hindi ka pa ngayon ligtas, pero ligtas ka na sigurado na yun. Anytime kasi pwede ka mamatay eh. Ngayon sabi natin, pamilya ka na ng Diyos, sigurado na yung kaligtasan mo. Anak ka na ng Diyos eh. Hindi sabi dito, binabaliktad niya po yan. Ibig sabihin, pinag-ahambing niya, kung pinurge na, pag sinabi purge, inalis yung mga masama, di ba? Pag purge. Yung mga mali dyan, yung mga madumi, diba? Kaya yung mga makasalan, again, ulitin ko ha, yung mga unsaved, even mga saved, ligtas na yan. Pag may ginawang kasalanan yan, takot yan pumunta sa church, salamat din, tama lang din yun.
Pero dapat huwag kang matakot in a way na parang ayaw mo nang ma-revive, di ba? Kaya tayo, yung sabi na, punta lang kayo ulit. Kung may kasalanan ka, ipagsisihan mo. Baguhin mo. Pero kung hindi mag-uusga sa'yo na depende lang sa ginawa mo, di ba? Kung may nangutang ka, bayaran mo yan, di ba? Mahirap yun kasi naglilinger yun eh. Kunwari, may sinabihan ka ng mali. Tapos nakikita kayo dito. Kunwari, ako sinabihan ko si, kunwari, si Salin. Sinabihan niya si Jana. Alam mo, kung ano man yung masama sinabi. Diba? Ang sama, di, nasaktan si Jana. Tapos makikita kayo next week, parang baliw, hey, hello, wala lang. Inupin mo siya eh. Mag-sorry ka. Okay? Eh nga, masama dito, katulad nyo, yung mga young people, yan, sinasabi ko lagi sa inyo, TikTok, ML, tinamaan ka ngayon. Anong gagawin mo? May mili ka ngayon. Pero yung kasalanan mo, kinoconvict ka, di ba? Sorry, actually, yung Holy Spirit nagkoconvict sa kasalanan mo. Yung kasalanan mo mali, dapat mong iwan. Yun ang problema, hindi yung church, hindi yung konsensya, ha? Eh, makakonsensya ako dyan, eh. Hindi na ako punta dyan. Hindi ng problema. Problema yung kasalanan. So, pwede mong alisin, pwede mong bawasan hanggang mawala. Pero ultimately, hindi mawawala lahat ng kasalanan ng tao. Tama? So, pero nakikita ko dito nga, kaya pag pinurge ka talaga, ipamilya ka na ng Diyos, walang dahilan ngayon para ikaw ay hindi maglumapit sa Diyos. Kasi kahit may kasalanan ka, yung pinakadumihan mo talaga, yung sinasabi nga dito, dead works, na yung mga namimit namin gano'n na, hindi nga, maliligtas ka, kailangan magsikap ka, para maligtas ka, kailangan maglingkod ka sa Diyos ng gusto. Hindi na magliligtas sa'yo eh, kahit anong sabi mo sa kanila. Naligtas ka ba talaga? Ngayon pa lang, sinungaling mo eh. Maliligtas ka talaga dyan? Ano, sabi, parang gano'n sinasabi kasi ni Ray Comfort, parang sinasabi niya doon sa kausap niya, ako hindi ko na ginagawa yan eh. Pag naniwala yung taong yun, malilito rin yun. Hindi naligtas yun. So sa atin, pinurge yung conscience, yung mga pinakamasama dyan, inalis. Eh paano pag bumalik? Ay, problema, di ba? Yun yung dead works na tinatawag. Yun yung sinisikap mo na, ako maglilingkod ako para maligtas, maglilingkod ako. Yun yung dead works. Huwag ka na magtiwala dun. Hindi na magligtas. Yun ba nagligtas sa'yo? Kaya lahat ng kinakausap namin talaga naligtas dati na medyo ngayon nag-backslide, maaalala mo yan eh. Ayun nga pala, hindi nga pala yun. So, wala ka na rin dahilan para hindi bumalik ng church. Di ba? Kasi, napatawarin ka naman ng Diyos. Medyo na gano'n tayo dun ah. Basta yun po yung ibig sabihin na ang Diyos na ngayon nag-sacrifice para sa'yo, ligtas ka na nga, dadagdagan mo pa yon. Wala ka na idadagdag dun. Kaya nung pinurge yung conscience mo, na-realize mo, ang napakasama mo pala sa harapan ng Diyos, pero ang Diyos pa yung naggumawa ng paraan, si Jesus pa yung namatay para sa'yo. Ngayon, yung mga works na sinasabi mo, ginagawa mo, naalala nyo yung sa punta natin, kasi kaparalel nito yun eh. Matthew 7:20 ba yun? Nabisado natin. 7 yung not ito ba? Ito pala yun. Yan, 22. Kasi na yung ano? Not all that said to me, Lord, Lord. Yan. Ulang ako na isa. So, not everyone. Nililinaw ng Panginoon. Lahat ng hindi tumawag ka lang ng Lord, ligtas ka na. Hindi, sabi niya. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kaya sabi dito, may mga kukontra daw dyan. Sabihin nila, pwede ba yun? Ang dami kong ginawa. Sabi nila, oh, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Lord, ang sipag ko. Okay, nag-choir ako, naglinis ako ng church. Ano pa, umaattend ako lagi, maaga, nagkabisado ako, maganda lahat yan eh. Pero hindi yan na nagligtas sa'yo, di ba? Yan ba nagligtas sa'yo? Kailangan na sa loob ng isang buwan, makabisado ko to. Maliligtas na ako.
Hindi ganun. So, kaya balik tayo sa ating text, sabi doon, dead works po yun. Tandaan niyo po yung ibig sabihin nun. So, tangabaligtaran noon na purge ang inyong conscience ng self-righteousness, yun po yun. Kaya yung mga nagtitiwala sa sarili na parang maligtas, di maliligtas. So, yun na po yun. Kaya sabi dyan, from to serve the living God. Again, hindi yun ang service yung nagliligtas. Pagligtas ka na, saka ka ngayon makakapag-serve. Yun ang ibig sabihin nun. Pag ikaw ay pinurge na, hindi ka na nag-work para maligtas ka, ikaw ngayon ay maglilingkod ng tama sa Panginoon. Amen? Yun ang tamang paglilingkod. Malinis ang konsensya mo pag ganun. Kaya again, ang isang mga mahirap din maligtas, alam niyo kung sino? Nag-soul winning tayo. Sino yung mahirap maligtas? Tsaka yung mga naglilingkod na, quote and quote, di ba? Yung mga pare, yung mga faithful, staff ng... Yun ang mahirap maligtas kasi para mong, di ba, para mong sabihin, baliwala, eh, yun naman talaga eh. Baliwala, kaso masakit yun. Ginawa mo na ilang taon yun, pinaliwalaan mo na matagal yun. Doon ka na pinanganak. Inaalay ka na. Ang hirap. Pero kailangan na so bilang soul winner. Amen? Kailangan mo sabihin yun. The truth never hurts the teller. Okay, the messenger. Sabihin mo lang yun. May pag-ibig. Nay, hindi po ganyan sinasabi ng Bible. Ganun tayo. Mahirapan sila o hindi, tulungan sila ng Panginoon. Pero yun ang totoo. Okay, so dyan muna tayo. Palalim tayo doon. So again, ulitin ko po ha. Ito, pakita ko lang yung picture para ma-impress sa inyo, lalo yung mga bata. Si Allen, tama ba Allen? Tama. Naintindihan mo ba Allen? Hindi lahat, okay lang yan. Pero at least makikita mo yung picture na yan. Yan ang pinagawa sa kanila ng Diyos para maligtas sila, i-alay nila yung hayop. Ilang taon yun, libong taon, ginawa nila yun, pero hindi pala yun ang tunay na tunay. Ang tunay na tunay, nung dumating si Jesus, siya yung inalay. Wala siyang kasalanan, siya yung pinatay para sa kasalanan natin, para maligtas tayo. So kaya yung picture po, o yung tamang tabernacle, yung perfect na tabernacle na sa langit, yun ang ating, doon tayo dapat nakatingin. Pag nakikita nyo ito, pag tinitingnan nyo ito, yung mga detalye nito, pag inaaral mo yan sa Old Testament, hindi ka talaga actually nakatingin dyan. Huwag kang maghumanga na, wow, ginto, wow. Wow, ram skin. Ano pa ba yung, ano dyan, yung pinakahuli? Badger skin. Wow, parang yan, binili ko. Higaan ni Bad dyan eh, nakita niya yan. Para daw masarap tulog mo, Bad. Meron dyan, ano, parang malambot eh. Na kutsyon. Badger skin, parang ganun yun. Pag inaaral natin sa Bible yun, huwag kang, ano eh, dapat may badger skin din ako dito. Ang iisip mo dapat, spiritual na. Amen? Pinapatay yung hayop, kawawa naman, ano ako eh, animal, ano ako eh. Advocate, lover ako. Kaya ayo, hindi ganon. Symbolism yun, ha? Pinatay yung walang, muwang, walang inalaman sa kasalanan mo, siya yung pinatay. Yun ang sinasabi sa atin dito. Ay, puting-puti yung curtains, di ba, sa labas? May symbolism din yan, kalinisan, di ba? Bakit brazen altar? Lahat siya may symbolism. So, pwede natin aralin pa yan, pero sana makita nyo yun, mga church, no? Tinitingnan mo yan. Ang galing pala ng Diyos. Okay, lahat siya may symbolism. Yung enter daw po niyan, yung entry, yung gate, and then yung pagpasok niya sa ano, ang ibig sabihin na po kasi niyan, yung blue, purple, and red, or scarlet, parang ano daw po yung pag-suffer ni Jesus, di ba? Anong nag-suffer siya? Anong nakakita na ba yung nagulpeng tao? Nung bata ko, nakakita ko, ano? Kinalibutan ako, Nung kahit kayo, pag nasa pa kayo dyan, ano mangyayari? Magiging ganun. May pula, may purple, saka may blue. So yung sinisimbolize niya, yung pag
paghihirap ni Jesus para sa iyo. Amen? So yun lang, amen? Alam niyo na yung true tabernacle, nasa langit yan, pero itong mga to ay pinipicture lang yung tama. So habang pinitingnan mo yan, ang iniisip mo yung totoong tabernacle sa langit. So huwag patuloy pa po natin yan, nasa kalahati pa lang tayo ng 9. So let's pray. Lord, maraming salamat sa aming pag-aaral, yung perfect tabernacle na kayo pong nag-pitch, kayo pong gumawa, hindi kami. So nawa, maintindihan po namin spiritually, maintindihan namin kung paano yung sacrifice ng Panginoong Jesus. At ito po'y banal, ito po'y dakila, Lord, ito po'y malinis, ito po'y kahanganga, Panginoon, ito po'y perfect. Kung paano, especially, Panginoon, magang soul winner kami, ma-realize namin ito, matuto kami dito, Lord, na hindi basta-basta minsan, iba-ibang experiences ng tao, mga kasilungalingan na tanim sa kanila. Yun po yung aming, kung aming iligtas na kami ngayon, ang desire namin ay kung paano kami gagamitin niyo, Lord, sa, especially sa soul winning, sa preaching, kung paano mapuperse nila ang conscience nila, Panginoon, pag kami po'y nag-preach, Panginoon. Hindi drama, ba't ko totohanan, Panginoon. Pag nalaman nila mga bagay nito, Panginoon, tulungan niyo po kami, sila din. Makita namin ito, Lord, na in details, ibig sabihin pala ito, Lord, lahat ito ay hindi man agad, ma-apply namin, ma-realize namin, Panginoon, binabasa namin Hebrews, ang ginawa sa amin, Panginoon, kung paano mo nililigtas sa mga tao, una pag pinurse yung kanilang mga konsensya, Panginoon. So, gamitin niyo lamang po kami, patalinuhan niyo po kami, Lord, at preserve din namin, testimony namin, para kami po hindi nila katitisuran. At ganyan din po, Lord, sa araw ng bukas, Panginoon, we pray sa ordination, we pray dito mga adlangan, ang salamat po sa Mother Church, kapatid doon, Panginoon, Pastor Lito, mga Pastor Lord, punta rin po, Panginoon, kayo pong itong klase ng gawain, Panginoon, na hindi matatapos, Panginoon. Magtatanim kami, magtatanim ng churches, Panginoon, dahil sa kailangan ni Apo, Lord, para maligtas sa mga tao at mapuri kayo, Panginoon. So, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray.